everyone, this is Anne and welcome po ulit dito sa aking channel. For today's video, ituturo ko sa inyo kung paano ko ginagamit si thermal printer. Kung paano ko siya iset at kung ano yung ginagamit kong application gamit po ang aking cellphone. At kung first time mo itong gagamitin guys, please keep on watching. At sa mga hindi pa po nakasubscribe, huwag mo kalimutan na mag-subscribe dito sa channel ko. At huwag mo na rin kalimutan na i-hit yung notification bell para updated ka sa mga bagong videos na i-upload ko. So guys, ito na yung ating portable printer. Siya po ay nabili ko kay Lazada for 1,133. And may libre na siyang 10 pieces ng paper. Then ang size niya is 58mm. And para naman i-set up, punta muna tayo dito sa likuran niya. Ito yung battery niya. So ang gagawin natin, tatanggalin lang muna natin to. Then, may nakadikit dito na yellow tape. So, tanggalin lang natin siya. Then, ilagay natin yung paper niya. So, buksan lang natin ito. Tapos yung paglalagay guys ng papel niya, ganito yung orientation. Ganito. Ayan. Para ma-open, long press lang natin itong power button. Ayan. So, makikita natin meron na siyang red light. Meron na akong na download na Bluetooth print. You can download this on Play Store and type nyo lang yung Bluetooth print. So, marami kayong pwedeng pagpilian. Pero ako, ang gusto ko is yung Bluetooth print. So, na-install ko na siya. So, i-open lang natin. Ayan guys. So, try natin siyang i-print. So, ang gagawin muna natin is i-open muna natin yung Bluetooth. So, then back tayo dun sa application. So, ayan. Try natin na mag-print ng image. Yung image. So, ito. Try natin siyang i-print. Yung resibo. Ayan. Try nyo ba? Yung effects niya guys, pwede niyong palitan. Ito yung kagandahan dito sa apps na ginagamit ko. So, napakadali niyang gamitin. Pwede niyong baguhin yung size ng image. Ito. So, pwede niyong liitan, pwede niyong lakihan. Ako kasi, mas okay sa akin yung 100%. Nasa inyo yan guys, kung ano yung gusto niyong settings ng inyong mga ipiprint. So, select lang natin yung green arrow. Piliin natin yung MPP2 at yung print button. So, ayan guys. Ito na yung pinrint natin na image. Super dali lang po niyang magprint at napaka useful po nito sa mga tindahan and kailangan po natin magbigay ng resibo kay customer. So, ito siya. The best po siyang gamitin. So, sana may natutunan kayo for today. And
Again, sa mga hindi pa po nakasubscribe, kung bago ka dito sa channel ko, please click the subscribe button and don't forget to hit the notification bell so para updated ka sa mga future videos na i-upload ko.